mga payo ni Ms. Mai. Narito naman si Ate Sherry sa isa pang kwento ng ating kabayaning OFW. Isa na namang masayang pagbati sa inyo ang handog ng hawak kamay. Ako si Ate Cherry, ang inyong muling makakasama upang talakayin ang kalagayan ng isa nating kababayan mula sa Singapore. Matutunghayan natin ngayon ang kwento ni Vanessa, isang OFW. Narito ang kanyang liham. Dear Ate Cherry, ako si Vanessa, isang accountant dito sa Singapore. Annulled na ang kasal ko sa dati kong asawa. Pareho kaming nag-OFW na nakatagpo ng kanya-kanyang partner habang magkalayo. Isang babae ang naging anak namin. 10 years old na siya ngayon. Ako ay may bago ng asawa, isang engineer dito din sa Singapore. Siya ay may 2 anak sa unang asawa, isang lalaki na 10 years old at isang 11 years old na babae. Naisana namin na magsama-sama na bilang pamilya dito sa Singapore. Ang problema ko lang, hirap akong pakisamahan ang isang anak ng aking mister. Parang hindi niya matanggap na ako ay stepmom niya. Nag-aalala din akong disiplinahin siya, baka lalong lumayo ang loob sa akin. Anong gagawin ko upang maging maayos ang pagsasama namin bilang pamilya? Vanessa, sinasabi na ang mga bata na may edad 10 to 14 years old ay nahihirapan sa pag-adjust sa bagong setup ng step family. Kailangan nila ng sapat na panahon upang tanggapin at mag-adjust sa mga pagbabago, lalo na ang pagkakaroon ng bagong disiplinaryan sa pamilya. Maaaring hindi nila agad ipakita ang kanilang pagmamahal sa iyo bilang step-parent, pero sila ay nangangailangan ng iyong pagmamahal, suporta, tamang gabay at atensyon. Mas nais din nila ang verbal affection such as praises or compliments rather than physical closeness gaya ng pagyakap at paghalik. Vanessa, mahalagang ma-recognize mo din ang role ng mga bata kapag ikaw ay nagdedesisyon. Appreciate and encourage also the children kahit sa maliliit na bagay na kaya nilang gawin. Ang usapin ng pagdidisiplina ay mahalagang bahagi sa pagkakaroon ng tiwala ng mga bata sa bawat bagong kasama nila sa blended family. Pag-usapan yung mag-asawa ang inyong bawat nagampanin as a step-parent sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Maigi din kung magkaroon kayo ng family rules. Mahalagang madiscuss ang rules na ito with the children at maaari itong ipost upang maalala nila sa tuwina. As a step-parent, mahalagang mag-establish ka ng relasyon bilang kaibigan or counselor sa mga anak ng asawa mo imbes na maging disciplinarian. Hayaan mo ang asawa mo ang manatiling responsable sa pagdidisiplina sa kanyang 2 anak hanggang sa ikaw bilang stepmother ay makadevelop ng solid bonds with the children. Vanessa, malaking tulong sa adjustment ng mga bata kung may contact pa din sila sa kanilang biological parent na hindi na nila kasama sa bahay. Mahalaga kasi na mayroon pa din ng parenting partnership ang kanilang mga biological parents kahit sila ay magkahiwalay na. Let the children know na ikaw at ang ex-spouse mo ay patuloy na magmamahal at nandyan para sa kanila. Sabihin sa mga bata na ang iyong bagong asawa ay hindi replacement dad or mom, but another person to love and support them. Hangad ko ang kaayusan ng iyong pamilya, Vanessa, at sana'y magkaroon ka ng kapanatagan ng loob. At bago tayo tuloy ang magtapos, nais ko lang batiin ang ating mga kaporter mula sa Provincial Government ng Cavite, sa PSWDO at PPDO. Ganun din sa ating partner LGU sa Bacoor, Cavite. Okay, at sa lahat ng nagnanais na humingi ng tulong o payo sa hawak kamay, sumulat lamang sa aming tanggapan dito sa Atikha Incorporated, Main Avenue, Green Valley Subdivision, Barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna, o hindi kaya ay mag-email sa atikha@atikha.org. Hanggang sa muli, ako si Ate Cherry. Lagi lamang tumutok sa hawak kamay dito sa Pinoy Wise OFTV.
ang sangguniang panlalawigan ay nakapagpasa ng ordinansa bilang 02-2011 o ang paglulunsad ng Cavite Overseas Filipino Workers Council na may layuning makapagpaabot ng programa at serbisyo para sa mga overseas Filipino at sa kanilang pamilya. Sa aming opisina, patuloy ang pagbibigay ng financial literacy at parent effectiveness service para sa mga OFWs at kanilang pamilyang naiwan sa bansa. Malaking bahagi nito ay ang pagtuturo ng tamang kaalaman sa pagbabudget at pag-iipok ng bawat kasapi ng pamilya. Kasabay ang pagpapaalala ng kanilang responsibilidad bilang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Binabati ko ang Atika sa paglo-launch ng Pinoy Wise OFTV. Ito po ay napakabisang tulong sa ating pong mamamayan na talagang nakikipaglaban na makapagtrabaho sa ibang bansa. Mabuhay kayo, ipagpatuloy nyo ang magandang hangaring ito. Isang taus-pusong pasasalamat ang aming inaabot sa Atika sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa lahat ng mga gawain ito. Muli, isang magandang araw at mabuhay po ang sektor ng mga migrante Pinoy! Inyo na namang napanood ang isang episode ng Pinoy Wise OFTV. Sana ay nakapagbigay kami ng sapat na kaalaman sa inyo ukol sa pagtutulungan ng Atika at DepEd para sa pangalaga sa ating mga kabayani at kanilang mga pamilya. Muli, ako si Rachel Araha. Kung nais maging wise sa pamamahala ng pera at maging wise sa pangalaga ng pamilya, tutok lamang dito sa Pinoy Wise OFTV.